Po si Apollo Manlawe, nagtatrabaho sa National Economic and Development Authority, Regional Office 12. Welcome to my channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang isa sa mga trabaho ng isang NEDA. Ako ay isang website administrator sa aming office. May dalawa kaming websites na inaalagaan, ina-update, mini-maintain. Ito ang RDC website at ang NEDA 12 website. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ko i-update ang aming website. Paano ba tayo mag-update ng news natin? So, ang aming website ay gawa sa pamamagitan ng WordPress at ang server nito ay nasa DICT, Quezon City. So, let's start. I-open natin ang ating browser. Pagkatapos, buksan natin ang NEDA na website. Dito tayo mag-upload ng ating news. So, normal flow, i-type natin ang ating URL. Ayan, nabuksan na natin ang ating website. Papasok tayo ngayon sa backend. I-type natin ang WP admin para makapasok tayo sa loob. Press enter. Tapos i-supply natin yung hinihingi niyang username. Then, isulat natin ang ating password. Then, click login. Nasa loob na tayo ngayon. Ang una nating gagawin, iba't ibang pamamaraan ang ginagawa ng bawat web administrator. Pero sa akin, una kong ina-upload ang aking picture kapag nag-update ako ng news. So, click Media Library, click Add New, then upload file. Hanapin natin ang file natin i-upload. Ayan. Click open. So, tapos na. So, pupunta tayo ngayon sa post. Click post. Add new. Ayan. So, may nakalagay doon na add title. So, hanapin natin ating website and Word format. Open natin. So, ganun lang po ang ating ginagawa. Pag na-open na natin yan, kukopyahin lang natin ang kanyang title. So, hintayin natin ang sandali. Ayan. NEDA 12 receives Prime HRM Bronze Award. Yan ang ating news. Yan ang ating news title. So, i-paste na natin doon. Yan. Then, reserbahan natin ang isang space para sa picture. So, enter tayo. Next area. Isulat natin ang ating news. Ngayon, i-highlight natin ang ating news. Tapos, kopyahin natin. I-paste natin ngayon doon sa post na inopen natin kanina. Ayan. Pagkatapos niyan, lagyan natin ng picture. Ayan. Click image. Then mula sa library, ipiliin natin. Click insert. Ayan. So, may picture na tayo. Click natin yung document. Lagyan natin siya ng featured image. Yan. Saan ba gagamitin ang featured image? Makikita nyo mamaya. Katapos, lagyan natin siya ng tag. Ang tags ay ginagamit ng mga search engine kapag naghahanap sila ng mga websites. So, lahat ng maisip mo na maaring hanapin ng search engine, isulat mo dito.
Di ko rin kinakalimutang isulat sa tags ang writer ng isang news article. So pagkatapos natin lagay, click natin ang schedule. Then ang schedule is immediately. Ibig sabihin, i-publish ka agad niya. So natapos natin ang ating pag-update ng ating website. Ang gawin natin ay i-check natin kung nasa loob na ba siya ng ating website. So click natin ang home. Ayan, makita natin yung maliit na picture sa kanyang gilid, yan ang featured image na nilagay natin. So click natin ang title. Makikita na natin ang website. So up na yung website natin. Makikita na rin siya ng ibang mga taong titingin sa website na ito. So ganun lang yung pag-update natin ng news sa ating NEDA 12 website. So kung ano man ang gusto nyong itanong, isulat nyo sa comment sa baba ng video na ito. Ngayon, paano ko sinishare sa aming Facebook ang news na ito? So balik tayo sa ating website. I-click natin yung news na gusto nating i-share. Ayan, makikita nyo yung icon ng Facebook sa taas ng picture. Click natin yan. Ito yung isa sa mga plugins na matagal ko nang ginagamit sa pag-share ng news article. Noong una, maganda siya, pero sa ngayon, ipakita ko sa inyo ang result. So, share natin sa mini-maintain natin na page, which is the NEDA 12 page. Ayan, click na natin yung post to Facebook. Ayan, makikita natin ang result. Hindi mo makikita yung picture sa gilid na dapat na nandoon. So, ito na yung plugin na itong sa ngayon. Pangit na siya. Isang paraan na pwede natin gawin ay i-post natin yung ating website post papunta sa FB post. So, mag-create tayo ng post. Kopyahin natin yung title ng news. Kopyahin din natin yung body ng news article natin. Tapos i-upload natin yung ating picture at ilagay din natin ang link ng ating news article mula sa website para ang mga tao ay pwede nilang i-click yung news article na yon at mapunta sila sa website. So ang ganitong paraan ay nakikita kong mas advantageo sa paggamit ng plugin, dahil kung sa plugin nawala ang server ng website, ang na-share mo na news mula sa website automatic mawawala. Samantalang ito, kung ang ginawa mo ay copy ng paste para mag-create ng bagong post, mawala man ang server ng website, ang post na ito ay manatili. So yun ang isang paraan na ginagawa ko para i-share sa Facebook ang news article mula sa aming website. So ang gagawin na lang natin ay ayusin natin yung paragraphs na ating na-paste na news articles. So ganito lang ang ginagawa natin. Kung ano man ang experience niyo, kung kayo ay web administrator din yung office, pwede nyong i-share sa video na ito ang inyong experiences. So hanggang dito lang ating tutorial.
Kung nakita nyong may pakinabang sa inyong video ito, pwede nyong i-hit ang subscribe button para madagdagan ang ating subscriber. Thank you.